Hello guys! Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Sa pinakabagong updates po kay Vic Manuel, sinabi ng insider mula sa Alaska na siya ay tapos nang makipag-usap sa Alaska Management at sa mismong owner nito na si Wilfred Oiteng Su. At alam niyo ba na sa pakikipag-usap nila, pinipilit pa ng Alaska na tanggapin ni Vic Manuel ang 2 taong contract extension sa kanila. Ang problema, gusto nang umalis ni Manuel at yun talaga ang pinunta niya sa opisina ng Alaska. Pero sa tinagal-tagal daw ng usapan, tila nakumbinsin na lang si Vic pero ang agreement dito ay ititrade siya. Ibig sabihin, ire-renew ng Alaska ang kontrata ni Vic at pagkatapos, ititrade na siya. So parang wala namang pinagbago kung papakawalan lang si Vic. Kahit hindi na siya i-renew, pwede namang i-trade siya ng diretsyo. Parang napakahirap naman kung hahawakan pa siya ng management kahit ayaw na. Sa katunayan, nagbabaka sakali lang Alaska na baka pwede pang i-keep si Manuel or baka magbago pa ang isip niya. Dagdag po sa impormasyon na si Manuel ay inaasahang malilipat na pagkatapos ng first conference. Kung may trade options, pwede namang tanggapin yung offer. Total, ganun rin naman yung magiging hantungan. Pinapaikot lang yung ulo ni Manuel eh, parang ayaw pang mag-move on ang Alaska. Instead, i-release na lang si Manuel. Sa nakikita ko kasi, parang gusto ng Alaska na gawing win-win situation ito. Ayon kay Snow Badwa, naghahanap ang Alaska ng player na high value din para patas, kaya ang management na mismo naghahanap para sa kanya. Nagka-problema kasing Alaska dahil 2 teams na ang tumanggi sa trade. Kapag ganito ang sitwasyon, nasa Alaska pa rin ang huling halakhak. Paano? Kapag tinanggap na ni Vic Manuel ang 2-year deal, may patutunguhan pa rin si Manuel at pagmamay-ari pa rin siya ng Alaska. Kung walang mahanap ang Alaska ng magiging kapalit ni Manuel, ibig sabihin, sa Alaska talaga siya hanggat buhay pa ang kontrata. At si Manuel, wala nang magagawa kung walang tatanggap sa kanya sa ibang team. Eddie Wallastik, iba talaga gumalaw ang Alaska eh. Para mapanatili pa rin si Manuel, magandang bagay para sa Alaska na walang tumanggap kay Manuel kasi kapag meron, hindi sigurado ang Alaska kung magiging maayos ang palitan. Baka sobrang tanda at sobrang injured na ang kapalit, pasasamahan lang ng draft pick. Kaso kahit draft pick, hirap makuha ngayon. Ang tanging pag-asa na lang ni Manuel ay ang SMB. Balita ko kasi kakausapin na ng SMB management si Manuel pagkatapos magdesisyon sa revamp kasi parang magiging party daw dito si Manuel. Kaya ang Alaska, ginamitan na rin ang taktik at utak si Manuel. Ang lumalabas kasi, parang hindi umaayon ang lahat sa kagustuhan niya. Akala niya, sobrang smooth lang ng transaksyon tsaka confident siya na marami ang magagawan. Pero nagsitanggihan. Kung sakaling magbagong desisyon ng SMB, walang kasiguraduhan ang career ni Manuel. Kaya lang, kung ako sa kanya, mananatili na lang ako sa Alaska kesa naman i-release siya nang walang kumukuha. E di mas masakit talaga kung walang career. Yung 2-year deal, oks na yan para sa pamilya niya. Huwag na lang masyadong demanding kasi may edad na rin naman siya. Kaya no choice, Alaska na lang. Kung matupad man yung trade to SMB, e di mas maganda. Anyway, ano ang dapat kay Manuel? Manatili na lang sa Alaska or pabayaan at i-release na lang ng Alaska? I-comment lang po yan sa baba at punta na po tayo dito sa ating next update. Okay, samantala, punta naman po tayo dito sa ating ikalawang update dahil sigurado ako na matutuwa ang ilang Magnolia fans nito. Si Sistan po ay hindi kukunin ng Ginebra. Ibig sabihin, malaki na ang tsansa ng Mags na makukuha si Sistan lalo pat kulang sila ng big man ngayon at medyo may edad na rin si Rives. Nagbago daw kasi ang desisyon ng Ginebra management kasi parang hindi na daw kailangan dagdagan pa ang roster. Nanalo nga sila last year kahit wala si Greg. So parang ganun din yung naisip ng management kay Sistan. Pero depende pa rin daw sa status nila kung tuloy na ba si Greg or hindi pa. Kung si Sistan ay matutuloy na sa Mags, sino naman kayang kapalit? Big man to big man or big man to PF plus draft pick or big man to PF plus bench players? Parang ganun talaga eh. Si Sistan ay laman ng balita kahit nung huling taon pa. Bigla kasi siyang humataw sa NP tapos solid kung humakot sa ilalim. Hindi takot sa injuries. Para sa akin, bagay na bagay siya sa Mags kasi kulang sa front court eh. Ang jeans, si Japet lang at rebounds ni Scotty, sapat na. Plus, kung madadagdag pa si Greg, kumpleto na. Pero sa bagay, hindi lang naman Mags ang pwedeng kumuha sa kanya.
Sa katunayan, pwede nga siya ipalit kay Vic Manuel kung gugustuhin talaga ng Alaska at kung ayos lang sa NB. Kung sa Mags kasi siya, wala namang ibang pwedeng ipalit, pwedeng si Ian or si Ravi Rives. Siguradong hindi si Ian yan, consistent PF or center yan. Rives parang hindi rin, kaya posible rin na hindi muna kakagat sa ngayon ng Mags dito. Si Sistan ay nagkaka-average ngayon ng 14.9 PPG at 8.1 rebounds per game. Walang duda, isa talaga siya sa inaasahan ng team. Nag-i-improve din ng NP simula nung lumipat ito sa team. Siya ay 31 years old pa ngayon at hindi naman masyadong injury prone. Kaya nasa NP na lang kung ano ang desisyon nila kay Sistan. So para po sa mga PBA latest updates, tutok lang dito sa ating channel. This is Sports Desk Media. Stay tuned para po sa inyong shoutout. Ngayon po ay tatawagin ko ng manag pa shoutout. Shoutout naman ako kay Alvin Delfinado, Diljud Mariano, Wilfredo Paragoyo, Alex Marcelo, Franklin Alota, Danriel Reyes, Stephanie Ribua, Gian Lewis Primo, Hubert Alcantara, Joel Levantino, My Adventurist Side, Bam Chico, Dario De La Torre, Scout Ranger, Ruel Magdaraog, Renz Tomacho Vlogs, Lawrence Garyando, Etesor Montemayor, Froilin Paulino at kay Fojay Rio. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Kung gusto mo pang manood ng iba kong videos, just click here and do the same. Maraming salamat po sa panunod and God bless po sa inyong lahat.